Dear Mr. Coys, elementary po ako nang nangyayari ito. Bago pong lahat, gusto ko pong magpakilala sa inyo. Cyril po, name ko. Kyle po ang madalas tawag sa akin ng mga classmate ko. Sa Laguna po ako nakatira. Ayaw ko na rin pong sabihin kung saan part ito. Sa private school po ako nag-aaral at sa library po ang lagi kong pinupuntahan pag wala po akong magawa. Nagbabasa po ako ng mga classics na kwento, pati na rin po sa mga fiction at non-fiction stories. Di naman po ako masyadong nagbabasa o nanonood ng mga horror kasi po matatakutin ako. Grade 6 pa lang ako at virgin pa nun. Open-minded po ako at di ko masyadong alam yung mga kabastusan na salita. Kung i-describe ko po sa sarili ko, slight na maputi, 5'6 ang height ko, medyo chubby, nakasalamin, nakabraces din po, may pagka-emo type, shy type po pero friendly kung minsan. May mga dalawang clubs po akong sinalihan, photography at swimming club. Kaya po ako nangitim. Wala naman pong school na walang mga bully, diba? Ako po ang madalas mag-bullies sa school at utus-utusan ng mga classmates ko. Nasanay na po ako sa ganun. Kasi ever since kinder, nabubuli na agad ako. At laging mga classmates ko pa. Pagkatapos ko po magbasa sa library, bumalik na po ako ng room kasi po hindi pa ako nagla-lunch. Lunch time na po nun Mga 12:17 PM na nang makapunta ako ng room. Kasi po, masyadong malayo ang room namin sa library. Alas 12 eksakto po ang lunch namin. Bago po ako makapasok ng room, hinarangan ako ng siga sa school namin sa pinto. Walo po sila. Si Aris, Stern, James, Christian, Kim, Ken, Prince, at si Joseph. Mga kilalang siga sa school na ang pinakamahirap sa lahat mga classmate ko sila. Di ko na rin sila masyadong i-describe kasi po marami sila. Sabihin ko na lang po kung ano yung mga pagkakatulad nila. Di masyadong matalino. Tan-ish po sila. Di naman katangkaran. Iba-iba ang height pero mas lamang po ako. Kasi ako ang second na pinakamatangkad sa klase. Gwapo naman po, kaso may pagka-playballs sila. Sobrang malilibog po. Back sa story, sinuntok po ako pero nakaiwas naman po agad ako. Kahit naman po na matamaan ako,
di ko naman po masyadong ramdam ang sakit. Kasi po, low pain threshold. Minsan ako, pagkaiwas ko po eh, bigla sumugod ako papasok ng room. Pero di na po nila ako hinabol. Kumain na po agad ako no? Sa room na po ako kumain kasi lagi naman pong occupied yung mga lamesa sa kantin namin. At iilan lang din naman po ang nasa lamesa doon. Nang malapit na po ako matapos na kumain, pumasok na po yung mga lalaki at pumwesto po sa sulok na malapit sa akin. Nanonood po sila ng mga videos na hindi ko naman po alam kung ano, pero alam ko po na bastos. Kasi po, naririnig ko na may mga babae na umuungol sa sarap. Habang tinatabi ko na po yung lunch bag ko, napansin ko po na may pukol sa pagitan ng mga hita nila. Habang pinapanood pa rin po yung mga videos, dahan-dahan po nilang hinihimas yung mga bukol sa pagitan ng hita. Di naman po napansin ng mga babae kung mga classmates. Kasi po, busy sila sa paglalaro ng pick up sticks. Pumunta po ako ng CR para mag-toothbrush at nakaramdam lang po ako ng kaba na parang may nasunod sa akin. Meron nga pong nasunod sa akin at yung ilan sa mga lalaki na nanonood ng phone videos kanina. Pumasok sila sa mga cubicle, especially sa mga bandang gitna. Kasi po, shower room po yun. Anim po ang shower namin. At apat po na may toilet. Meron din po kaming wall pee o yung pader na may maliit na daluyan ng ihi na pwede ka naman dun mismo umihi. Di ko po alam ang tawag. Naghuhugas na po ako ng kamay nang narinig ko sila sa shower room na may tumutunog. Parang napapalakpak pero mabilis. At narinig ko po silang humihinga. Akala ko po yung palakpak e ringtone lang sa phone ng isa sa mga siga. Umalik na lang po ako ng room. 12:50 na po nun at nagbasa na lang po ako ng Wattpad na binili ko sa Expressions. Yung Playboy's Baby na Part 2. Dumating na po yung mga galing sa CR na nakita ko po na pawis at medyo bukol or bukol pa din yung mga ari nila. Sumunod na pumasok po yung teacher namin at sinabi na mag-decorate na daw po kami para sa Christmas party namin. Ibibigay niya daw po yung 2 hours niya sa amin para daw makapaghanda. Tuwang-tuwa naman po kami. Yung mga babae na daw po magpaplano kung at kami naman daw po ang mag-ayos ng mga upuan.
sa kantin na po sila pumunta para magplano. At ako na lang po ang nag-ayos ng mga upuan kasi nanonood na naman po ang iba kong mga kaklaseng lalaki ng foreign videos. After ko po mag-ayos, bumalik na po ulit ako sa pagbabasa. Maya-maya pa po, parang tapos na sila panoorin yung board at lumapit sa akin. Ano naman ba ang kailangan nyong ipagawa sa akin? Sambit ko. Wala eh. Anong kailangan nyo? Sabi ko. Laruan, sabi ng isang lalaki. Mukha ba akong kindergarten at ako pa ang hinihingan nyo ng laruan? Sabi ko. Ikaw ang laruan namin, sabi ng isa. As if, sagot ko. Umayos ka nga, sabi ng lalaki. Tinakpan ko ang mukha ko ng libro at tumayo para sana makaalis. Bigla nila akong sinuntok sa tiyan at napaluhod na lang po ako. Dali, lagyan nyo ng tape. Isara nyo din yung mga bintana at pinto. Sabi ng isang lalaki. Sinara nila yung kurtina at nilakpo ang pinto habang natatawang nakatingin sa akin. Nilagyan po nila ng tape ang bibig ko para daw di ako makasigaw. At nilagyan ng blindfold ang mata ko. Hulaan mo ang ipapaamoy namin sa iyo. Narinig ko na lang na may nagbubukas ng zipper at tumutusok sa bibig ko ang matigas na bagay. Akala ko po glue stick lang kasi mabango ang amoy. Alam mo na, sabi ng isa. Hindi, please itigil nyo na, sambit ko habang nakatakip ang aking bibig. Akala ko po kasi ipapasubo nila sa akin yung glue. Inubaran na nila ko, except sa inalis nila yung boxer ko po. Nakadapa na po ako sa sahig at nilalamig kasi po naka-aircon kami. Medyo binababa po nila yung boxer sa likod at may pinapasok ng isa yung daliri niya sa butas ng puwet ko. Masakit ng kaunti. Inalis nila yung tape sa bibig ko at pinasubo sa akin ang tihiti o junjun ng isa sa mga sigaw. Ramdam ko po na tigas at nararamdaman ko po na nasasarapan sila kahit di ko po nakikita. Dahan-dahan pong ginalaw ang ulo ko hanggang sa ako na po mismo ang gumagalaw. Inalis na po yung daliri sa aking likuran at ipinasok naman po yung junjun sa butas ko. Masakit po kasi malaki yung ipinapasok at napapasigaw lang po ako sa sakit. Tumutulong na po ang laway ko habang tinitira ko po
o tinitira ng ari nila. Naririnig ko na po silang umuungong na halatang nasasarapan. At maya-maya po eh, may isa pang nagpasok ng junjun nila sa bibig ko. Ano? Masarap ba? Paano ba naman di yan masasarapan eh? May kumakantot sa likod at bibig niya. Natawa lang sila habang tumatagal ay nasasarapan ako sa ginagawa ko at nahahawaan na din po ng libo. Unti-unti na akong tinitigasan at napansin naman po nila agad, kaya inalis yung boxer ko. Nagulat sila nang almost 5 or 6 inches ang haba ng akin at tayong-tayong ito. Inihiga po ako at yung isa sa mga nagpasok ng ari nila sa bibig ko ay lumipat at chinupa ang ari ko. Habang chinuchupa po ako, ay kinukurot po nila yung utong ko at nagreact naman po ito. Malapit na po akong labas noon at itinigil niya ang pagsubo. Lumipat po siya sa may dibdib ko at dinilaan po ang mga utong ko. Habang ang kaliwa niya pong kamay ay chinachakol po ako at ang kanan naman ang ginagamit niya sa pagchachakol ng kanya. Naninigas na po ang mga hita ko na sinyalis na malapit na labasan at lumabas po ang damod ko at bumubutok pa papunta sa titip ko. Nilabasan na din po sila at sumunod naman na tumira sa akin ang iba pang classmate kong lalaki na kumantot sa akin. At halos the same ang nangyari sa akin. Pero po sa huling kumantot o tumira sa akin, naka-anim na buto po ako. Nilulunog ko yung mga tamod po nila na kumantot sa bibig ko. Kahit ayusin mo na yan ha, may tissue sa first aid kit natin at gamitin mo yung pangpunas ng tamod. Kung gusto mong souvenir mo na yan sa amin. Tawa nung isa. Ayaw namin makabuntis ng babae. Kung babae ang titirahin namin, eh kaya lalaki na lang para masubukan namin. Naririnig mo naman mga ungo dun sa videos, diba? Mas gusto namin babae ang tirahin namin. Pero nag-enjoy naman kami sa pagkantot sa'yo. Dahil parang wet ng babae yung kinakantot namin. Nagbihis na sila at pumunta ng CR para linisin yung mga katawan nila. Naiwan lang po ako sa room na hubad at nakataba. May umaagos pang tamot sa butas ng puwet ko at dahan-dahan po akong dumayo. Nahihilo pa din po ako. Dilinis ko yung kalat at tinapon ko na lang po sa basurahan. Nagbihis na po ako at
Lalabas sana, kaso bigla po ako nawalan ng malay. Nagising na pa po ako sa nung nasa clinic at nandun ang halos lahat ng classmate ko na nag-aalala sa akin. Medyo fever daw ako. Nandun yun yung mga lalaki at sinasabi daw sa nurse na nahilo daw ako at nawalan ng malay nung pagpasok nila ng room. Hindi ko nasabi kahit kanino yung sekreto. Yun po yung araw na nawala sa akin ang pagka-virginity ko. At napapansin ko lang po na nagkikimbay na ako. Di na naman po napag-usapan ng mga lalaki. At nananatili pa din po sikreto yun. Kaya hanggang dito na lang muna ang aking kwento, Mr. Quiz. Maraming salamat sa iyo at God bless po. Nagmamahal. Cyril.